Hello everyone, on this video magluluto tayo ng chicken bukhari pero ibang style kasi yung una hindi natin niluto ang kamatis. Ito yung mga ingredients natin. Meron tayong sibuyas, medium size, dalawang butil na bawang, tatlong kamatis, and then meron tayong isang buong manok. Tapos ating pampalasa, meron tayong isang laurel. Gagamitin din natin ng turmeric, tsaka black pepper, cumin, salt, and dried lemon. Yan ang ating mga pampalasa. Oops, kulang pa. Kailangan din pala natin ng ginger kaso wala akong fresh. Dapat fresh para isasama natin sa paggigisa ng sibuyas. Ang kaso, powder lang ang aking available. Kaya lagyan natin ng konting ginger powder. Yan, ginger powder. Yan ang ating mga pampalasa sa ating lulutuing kabsadijats. Tapos meron ako ditong 2 cups of rice. Isasaing natin siya ng half cook lamang. Ilagay muna natin yung kamatis at pagluto na saka natin ilalagay sa food processor para madurog. Lutuin muna natin siya. Ayan, pakukuloy natin hanggang sa maluto. Ayan, nahugasan ko na yung ating bigas. 2 cups lang yan, ha. Lalagyan natin ng turmeric. Kalahating kutsarita lang. Ito, kalahati lang. Tapos, tutubigan natin. Lulutuin natin siya ang half cook lang. Cut natin ang manok. Gasan muna natin mabuti bago natin umpisahang lutuin.
Ayan, hugasan na natin itong manok. Balatan naman natin ang ating ano nga yun? Kamatis na nilaga. Ayan. Babalatan natin, tapos lalagay natin dito sa onion chopper. Oh, mainit. Saglit. Yan, tapos na nating balatan, ating dudurugi naman para maging sauce. Ayaw magsara. Masikip eh. Umpisahan na tayo nating lutuin. Magigisa tayo ng sibuyas. Mas maganda yung medyo maraming lang. Hindi naman madaming madami. Kumbaga eh, hindi normal na pagigisahan. Kumbaga idagdag ng konti. Para mas oily, mas yummy ang ating kabsadityats. Hindi kasi ito kagaya ng laham na pag ginisa, ang pag nilaga mo, lilitaw yung mantika niya. Ito, manok, hindi siya ganun kadaming mantika, kaya kailangan lagyan natin ng oil. Anyway, habang pinapainit natin to, ilagay natin sa isang laga nitong ating half-cook na kanin kasi baka masobrahan ng luto, hindi siya pwede, kailangan half-cook lang. Ito yung ating kanin, nilagay ko sa isang salaan para matanggal yung excess na tubig na dapat iluluto sa kanya. Oh, kulay dilaw, diba? Yan, dapat ganyan para ilalagay natin siya mamaya sa ibabaw ng ating ginisa. Na hindi masyadong luto, doon natin lulutuin. Ayan na ang ating ginisa. Sibuyas at bawang ko ito. Kung nagkataong may fresh ginger ako, bali kasabay na nito pagigisa yung fresh ginger. Kaso wala tayong fresh ginger. Kaya ito lang. Tapos may na natin ilagay yung konting powdered ginger. Pero ipapakita ko rin dito sa video kung gano'ng kadami ang ating ilalagay dapat. Yan. Lagay natin ang ating manok. Isa, dalawa, tatlo. Kinat ko lang ng apat yung manok ha. Dalawang breast, dalawang legs. Ganun lang. Para maganda.
maganda kung hindi masyadong malakas yung apoy para hindi tayo natataranta. Kasi malakas ang apoy, nakakataranta. Hindi mo alam kung alin uunahin mo. Ngayon, lalagyan natin siya ng asin. Dalawang kutsarita lang muna kasi hindi natin sure kung gaano kaalat yan, kaunti lang ang ating itutubig dyan. Tapos, ang ating cumin, itong cumin, kalahating kutsarita lang. Tapos, lagyan natin ng, wala na tayo sa paminta. Ganito lang, tak-tak lang. Ito, tapos itong ating turmeric, kalahating kutsarita din lang. Lagay natin ating bay leaf. Lagay natin ng wala pa tong kalahati ha, na teaspoon na ano na ginger powder, ginger powder. Ayan. Wala pang kalahati yung ating ilalagay. Pangalis lang yan ng ano ng lansa ng manok kung may lansa. Pero mas masarap talaga pag sa magluluto ng manok may ginger. Kasi hindi ko alam bakit ang sarap niya pag may ginger. Ayan. Tuloy lang natin yung ating pagkikisa ng manok. Ilagay natin ang ating dalawang dried lemon. Dalawa lang. Tsaka natin isabaw ang ating ginawang juice na tomato. Nilagang tomato. Tatlo yan. Tatlong nilagang tomato ating ginawang juice. Tsaka natin isinabaw. Saka natin lagyan ng konting tubig para maano siya maluto. Hindi natin dadamihan ng tubig para hindi naman malabsak yung ating manok. Atin lang lalagyan ng ganito para maluto yung manok. Pero hindi para sabawan talaga. Pangluto lang yan dyan sa manok. Kasi ang kailangan lang talaga natin dito is yung sauce na paglulutuan ng manok. Eh, para malasa yung sauce, kailangan doon natin lutuin yung manok. Pwede namang pakuloyin na lang yung manok at saka lagyan ng seasonings. Ang kaso lang, mas masarap yung sauce kung doon mismo niluto yung manok. Tama, mali? Tama! And then, takpan muna natin para maluto. Lakas-lakasan na natin ang apoy kasi may sabaw naman na siya. Hindi na siya masusunog. Hayaan natin kumulo. Siyempre, sa pagluluto, hindi mawawala ang Himan Blues. Tikman natin, baka mamaya matabang o maala. Tama na yung alat niya. Kapag naiga pa yan, madadagdaga pa yung alat. Tamang-tamang panglagay natin dun sa ating sinaing na bigas. Yung sa ating half-cooked na kanin. Half-cooked rice. Takpan ulit natin siya para maluto. Ayan. Medyo lumalapot na yung ating sabaw. Iga-igahin pa natin ng konti. Para hindi naman malabsak yung ating ilulutong kanin. At para maluto din na itong ating manok. Pagluto na itong manok at malapot na itong sabaw, pwede na natin ilagay yung kanin.
naiigan na siya. Konting-konti na lang yung ang kanyang sauce. Kaya tatanggalin na natin yung manok kasi luto na naman. Gamitin natin to para dala pati yung mga hindi yung mga malalaking tilad ng sibuyas. Lagyan natin dito sa ating tray na paglulutuan sa lalagay natin sa air fryer itong ating manok para siyang in-oven. Pero kung walang air fryer, pwede sa oven, pwede din naman ng ihaw. Basta kailangan lang siya matuyo. At medyo magtusta ganun. Lasin natin yung ibang sangkap na hindi naman kailangan kasi masyadong malalaki. Ngayon mga sibuyas, malaking tilad ko kaya alisin na natin. Kunin natin yung sauce. Yan, natira na lang yung sauce na malapot na malapot. Yan. Ngayon, ilalagay na natin ang ating half-cooked na rice na ating sinala kasi tinanggal natin yung excess na tubig. Ayaw bumaba. Depende po sa rice na lulutuin nyo ha. Kung gusto nyo, kung madaming kakain, syempre madami yung rice. Kung konti lang naman yung kakain, syempre konti din lang yung rice. Yan, dito natin to lulutuin ng tuluyan. Ay, hindi pala naalis yung ating dahon. Kailangan din alisin itong ating bay leaf. Nabanggit ko ba kanina yung bay leaf? Pero pinakita ko anong bay leaf. Laurel. Isa rin yun sa sangkap na kailangan natin dito sa ating bukari. Haluin lang natin mabuti tapos anuhin na natin. Iiniinin na natin. Kailangan mahalong mabuti para may lasa yung kanin. Sinado dun sa lasa ng sauce ang ikasasarap ng kanin. Kung masarap yung sauce mo, masarap din yung kanin mo. Yan. This is a yellow rice. Ngayon din ito sa Pilipinas. Once na nandun ako. At parang hindi masyadong yellow sa ano, sa camera. Yellow ito, turmeric ang ginamit ko dito eh. Yan. Takpan na natin para mag-in-in na siya. Inaan lang natin ang apoy para hindi siya masunog. Ayan. Hindi pala masyadong kita. No? Ayan. Yan ang ating yellow rice. Takpan natin para ating i-in-in. Yan. Tapos, itong ating chicken, ilalagay natin sa air fryer para doon naman natin lulutuin. Para maano na siya ng gusto, matusta. Hindi naman tustang-tusta, golden brown lang. Ngayon, yellow pa lang siya. Pero pag nilagay, pag niluto na natin sa air fryer, nag-golden brown na, yun ang the best na manok para sa ating rasbukhari.